Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi mga ka-Rubber Cats. Nagbabalik na naman po si AR Reaction Vlog para sa isa namang update patungkol sa mga latest ganap ng TVG and the Rubber Cats sa labas at sa loob ng show. Bago natin simulan, ingat po tayong lahat. Nandito na po ang bagyo sa ating lugar at maulan na po ang panahon. Ingat po tayo kung may lakad kayo, kung lalabas po kayo ng bahay, magdala po kayong parangga sa ulan. Kaya simulan na po natin. First topic natin for today, after natin makita ang isa sa mga recording session ng Singing Queens para po sa kanilang newest, sinasabi ng iba, newest album, newest song, or parang revive ng VST song ginagawa ng Singing Queen, na una pong sumalang po si Casey at saka si Eunice doon po sa loob po ng studio po ni Tito Sen. Kumbaga guys, meron silang solo-solo o dalawa-dalawa silang kakanta. So dalawa muna tapos sumunod yung tatlo. So kumbaga parang ganun po yung mangyayari. Ano kaya to guys? No? So nakaka-excite para po sa lahat ng mga Dubber Cuts kung ano po yung talaga yung aabangan natin sa kanila. Nagpaparamdam na rin po ang TV5 para po sa kanilang Christmas Station ID. So makikita natin yung bagong post ngayon, exactly 100 days to go before Christmas, nag-post ang TV5 na ang Pasko ay sumapit. 100 days na lang at Pasko na mga kapatid, masasaya ang inyong Pasko kapag kami ang inyong kasama. So ayan guys, isa sa mga paramdam po ng TV5 na mukhang magre-release po sila so sooner ng kanilang Christmas Station ID for 2024. Kasi ang alam ko, last year sila po yung naunang mag-release ng Christmas Station ID, ang TV5. So kumbaga guys, inaabangan na rin po yan ng mga kapatid supporters, especially ng mga Dubber Cats, yung isa sa mga abangan din po nila para sa Dubber Cats na kasama po sa Station ID ng TV5, at Christmas Station ID na kaabang-abang ngayong 2024. Kaya, see you soon, mga kapatid. And then at the same time guys, usapan din po natin ang isa sa mga pangyayari kanina dyan po sa Itbulaga, which is yung pinaka last part, ang bawal judgmental. Kasi bawal judgmental ka ba? Kasi ito, ipapakita natin mga comments. Ang saya po ng segment kanina, sobrang nagsihiyawan, sobrang kinikilig po ang lahat. Dahil po sa isa sa mga segment po kanina na si nanay ay may jowang mas bata po sa kanya. So kumbaga guys, yan po isa sa mga topic pero sobrang kinilig po ang lahat sa mga eksena po kanina. Nakakatuwa lang guys na sobrang love na love po nila yung isa't isa. So no need na po daw yung kasal. Pero at the same time, mahal naman daw niya po yung isa sa mga minahal po niya, kahit na although yung age gap nila is medyo malayo, pero mahal po nila ang isa't isa. Mas bata man yung lalaki kay Mami Marietta, pero ang masasabi lang natin dito, mahal po nila ang isa't isa. Sobrang nagigiyawan talaga kanina nung kumanta na po sila mismo ng favorite song nilang dalawa. So ito po yung isa sa pinakamagandang isa sa mga pinakamagandang segments na paganda ng paganda na po ngayon. Umpisa, naboboringan po yung iba, pero ngayon, makikita naman natin unti-unti, habang araw-araw natin sila pinapanood, mas gumaganda lalo yung mga segment po ng bawal judgmental ka ba. Kaya tuloy lang natin yung pagsuporta mula umpisa ng Itbulaga hanggang katapusan po mismo ng EV. And then the same thing guys. Sa mga programa na magtatapos na ng isang dekada, pinangalanan na po siya. So ito po yung isa sa mga blind item kamakailan na magtatapos na nga po this October, yung isa sa mga shows ng kalabang network ng TV5. So makikita natin dito simula noong 2012, Ang Sarap Diba ni Miss Regine Velasquez. So nag-umpisa po ito noong 2012. And also guys, nakapag-guest pa nga po sa Sarap Diba ang Aldab or si Main and si Alden dito. So makikita naman natin dyan. And ngayon, Ang Sarap Diba ngayon 2024, after one decade, magtatapos na po siya. Hanggang Oktubre 2024 na lang mapapanood sa ere. Ito po yung isa sa mga paliwanag. Hanggang October 2024 na lamang mapapanood ng Sarap Diba ang cooking talk show ng GMA Network na umiere tuwing Sabado ng umaga. Mga host ng Sarap Diba si Carmina Villarroel at kambal na anak po nito na si Namabi at Cassidy Gaspi. Especially guys, yung nakaraang linggo, sinabihan na ng production staff at crew tungkol sa nalalapit na pagwawakas ng programa. Kinagulat ito ng lahat na may kinalaman sa produksyon dahil 12 taon na naging bahagi
ng buhay nila ang sarap, diba? So ito nga yung tinutukoy po ng blind items ng PEP. Mapapanood hanggang October 2024 ang nabanggit na TV show dahil sa mga tape episode na matagal nang nakunan. From Sarap Diba to Sarap Diba? Sarap Diba ang original na pamagat ng Sarap Diba? Kung saan si Regine Velasquez ang host ng programa noong napanood ito sa telebisyon noong October 6, 2012. Si Carmina naman ang pinalit sa kanya nang lumipat at pumirma ang Asia Songbird sa ABS-CBN noong October 17. Mula sa Sarap Diba, ginawang Sarap Diba ang titulo ng programa dahil si Carmina ang bagong host nito. Sinama rin si Sarap sa Sarap Diba ang dalawang anak po niya na si Mabi and Cassie na dating host ng Tahanang Pinakamasaya. So nagtapos na rin po yun, guys, at naturang TV shows ay naging daan pagpasok sa magkakapatid sa entertainment industry. Pero may mga espekulasyon isang variety program na Kapuso Network ang ipapalit sa araw ng time slot na magbabakante at magpapaalam na morning cooking talk show ni Carmina at ni kanyang mga anak. So ayun, guys, ang pagdilinaw. Pinangalanan na po ang isa sa mga blind items ng PEP nung nakaraan na may magtatapos na nga po isang show na almost one decade nang nagpapasaya ng tao, which is yun nga, from Sarap Diba to Sarap Diba. So ayun, guys, kasi si Sarap Diba, si Regine Velasquez, puro songs, diba? And then parang talk show na rin and luto-luto. Pero ito, guys, yung Sarap Diba, parang kwentuhan lang. Kasi si Carmina at yung mga anak niya yung mga host ito. Tapos cooking show. So ganun lang. Ang pagkakaiba nun, talagang tumagal po siya ng almost one decade. Almost 12 years. So ito po yung isa sa mga pinapahulaan noon na hindi na nakatiis yung PEP, nilabas na rin po at talagang pinangalanan na. At hanggang October na nga lang daw po ito mapapanood dito po sa GMA. Matatapos na po siya kasi talagang na-record na po or nakuna na po yung isa sa mga episodes po ng mga nakaraan na hanggang October na po yun. So kumbaga, guys, tapos na po ang isa sa mga shows po na to. Especially, guys, ang ipapalit daw dito isang variety show. So kumbaga, guys, ang itatapat mismo sa TV5 is another variety show po ng Kapuso. Pero at the same time, ganun pa man, wala naman tayong kinalaman mismo sa kabila, sa kalaban channel. Magpo-focus po tayo sa mga bagong aabangan po mismo sa TV5. Marami tayong aabangan, guys. So hindi lang po yan, pati na rin po yung isa sa mga ginagawa din po ng TVG production, hindi lang po sa recording session ng Sing Queens, pati na rin po yung serye, yung mga Child Star of the Year serye. So yan din po isa sa mga binubuo na po ngayon ng TVG Productions. So sooner or later mapapanood din natin yan sa TV5. So hanggang dito na lang po isang update natin ngayong gabi. And thank you, guys, sa panonood, and see you for my next update video. Bye, guys!